Duterte because si Duterte lang gid ang para sa akon may matugtog na tagipusoon nga makaservisyo sa aton tanan. For he talks, he did all the walking. May ara na siya mga naobra nga wala pa naobra sa tanang kandidato. Mas manami kung ang mga nagaservisyo sa aton nga ara sa pwesto matuod-tuod gid nga magservisyo. Si Duterte wala question. Ang tagipusoon ara sa mga pigado kag sa mga ginadaog-daog. Siya ang maka-deliver. Siya patuon niya ang iya nga mga ginahambal. Mabuhay Duterte! Duterte kami! Maisog nga presidente kinanglan naton subong nga eleksyon. So dapat siya maging siya ang madaog para sa presidente. Grabe yung drugs dito sa amin. Grabe yung rampat na dito yung drugs. Kailangan buwagin na yung mga sindikato ng drugs kasi marami ng crime na dito na itala na it's because of the drugs. Maybe because nakita ko nga ang bayan. Ang Mindanao druga at minagpakayo po na ako sila. Yung mga kaibigan ng administrasyon, anak ka nun, libre, walang taxes. 44 million ang tax na turplano mo. Yan ang masakit sa akin. Ako mas pinapabalo kasi 20 years ako, I have to take care of the welfare of the people. Masidara daw ka patigid kuya nga kaya gid kay wala siya paligoy-ligoy kung maghambal siya kag may gin patunayan na siya sa Davao City. Hindi ya makababago sa amon nga syudad kag sa amon nga pinalangga nga Pilipinas. I will promise you. Criminality, I will control it, suppress it. In which, drugs, talagang pipigain ko kayo. Kaya para makaintindihan tayo na nakikiusap kami sa is libertad. For government officials, pati criminals, may lisensya sa protection. Alam mo pa niya? Stop. Kaya ano gusto ninyo marinig dito ay promise ko. Ito promise ko sa inyo. Not in terms of years, 6 years yan. Not in terms of months, in weeks, you'll feel it. Malaman mo na lang ka na. Ako alam mo, from my experience, ang nanay talaga pag tinamaan ang kamatayan ng anak. But no amount of justification is good. Nagalit talaga sa akin. Kasi sinasabi ko na baka kapatid mo, asawa mo, anak mo, if I win, patusan mo ang military, pati police, to go and look for the drug lords. Kaya tinamaan si Pope, but I was ranting not against the Pope, but against the Filipino people walking in midway under the heat of the sun. We will correct the injustice committed against the Moro people. I guarantee you that. But there will be no war if you elect me as president because I will never allow it. One flag and one happiness. Yan mo. Sino magtatanggal ng droga sa Pilipinas? Sino po
tulungan ng criminal corruption sa Pilipinas? Sino po ang tutulungan yung baguhin ang ating bansa? Makasama ang pinagkakasal natin, susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Rody Duterte. We will build one nation. Kag-isa lang ang plot na to. Let us be realistic, and I said, we should love our nation. I love the Philippines. It is the land of my birth. It is the home of my people. Yeah! Only one. And we remain as one nation. It will be for our children, the Filipinos to come. I will take care of your young children so that they may not be victims of the drugs and criminality. So help me God.